ang avocado seed. Kung paano naman po siya ngayon patutubuin, dog. So parang ganun din po ang ano, ang avocado seed. Ito yung may, ito po yung top, ito po yung bottom. Form na po yung ugat sa baba. Meaning very healthy po siya at ano, talagang capable siya ng mabuhay. Pwede Hello, good morning po everyone. Good morning po mga ka-neighbors. For today, meron po tayong topic about avocado. Kung natatandaan nyo, last time meron po tayong topic about avocado fruit. But this time, avocado seed naman po. Yung seed na yon nanggaling din po dun sa avocado fruit na pinature ko dun sa isang vlog ko. Pero sige po, bago po muna tayo magtuloy sa ating topic for today, thank you po muna ako ulit dun sa ating mga viewers and subscribers na patuloy na nagbo-view sa ating channel. Please don't forget to like and subscribe po sa ating channel. And kung hindi pa po kayo nakakahit ng notification bell, pakihit na po para kayo ay laging notified sa mga bagong uploads namin na video. Okay, sige po, proceed na po tayo sa ating topic for today. Ang avocado seed, kung paano naman po siya ngayon patutubuin. So, ito na po yung avocado seed natin na galing dun sa ating avocado fruit na pinature no isang araw. Itatanim po natin siya kung paano. Ito po. Gamit po itong, sige po, pakita ko muna sa inyo. So, ayan po yung ating avocado seed. At saka, ito po yung ating magiging medium or yung pagtataniman natin. Bali, ginamit ko na po dito ay yung mga little styro cups galing sa ating hydroponics. So, bali, ang laman po nito is not a soil, pero kokupit po yan. Okay, proceed na po tayo. So, ito po yung ating soil mix. Bali, ano, kokupit po ito. At gamit natin tong slitted styro cups para ito po kasi yung available, medyo naulan, so hindi ako makapag-prepare ng any potting material. So nakita ko to, sabi ko pwede na to kasi mas maganda loose po yung ano, yung mga kokopit. Tapos ito na nga po yung avocado seed natin, tatlong piraso. At kung paano malalaman kung paano ang pagtatanim ng avocado seed, kung alin po yung matulis na bahagi. Ayan, nakikita nyo siya parang itlog. Di ba yung itlog, karaniwa parang ganito. Isang medyo pointed at isang medyo parang ano, parang medyo flat na bilog. So, parang ganun din po ang, ano, ang avocado seed. Ito, yung, ito po yung top, ito po yung bottom. So, kung itatanim natin siya, papaganyan lang. Pero may gagawin pa po kasi tayo dito, kaya hindi ko muna maitanim. So, bali tatlo. Aalisan po natin ng ano, aalisan po natin ng ano, ng cover. Since naaalis na rin naman po siya, at commonly ang seed naman, ano siya, naaalis talaga yung balat para mag, mag-arise yung ano eh, yung pinaka mga ugat niya, tapos magiging, magkakaroon ng dahon. So, kung mapapansin nyo po, eto na yung ano, eto na yung ugat niya. Ayan. Fruit pa lang siya at ilang araw pa lang ang lumilipas. Ipinatong ko lang po ito sa lupa doon sa isang timba namin. Pero tingnan ninyo, nag-form na po yung ugat sa baba. Meaning, very healthy po siya at ano, talagang capable siya ng mabuhay. Pwede, na, pwede din po natin itong ano, i-propagate sa tubig. Pero ako, since ito ang meron akong available, palagay ko mas maganda para diretso na siya. Kung halimbawang itatanim natin permanently, bibiyakin lang natin to. So, hindi na tayo, ano, hindi na tayo magdadalawang, ano pa, magdadalawang or magta-transfer pa para sa permanent na pagtatanim. Mas madali, i-slit lang o ikakrack lang, tatanim na natin. So, ngayon, itanim na po natin itong isa. Ayan, ang cute po ng itsura niya. So, tandaan nyo po, pagtatanim, ito po yung top at ito yung bottom. So, ito ang magpe-paste doon sa ating pagtataniman.
hindi naman natin po siya ilulubog completely. Parang half lang. Kasi eto na nga po, may ugat na siya. Para lang siya ay mag-grow ng ayos. So, ayan. Ayan. Kita nyo, medyo tumaba na yung ating ano, tumaba na yung ating cup kasi pinres ko po siya sa baba. Malambot naman po kasi yung ating mga kokopit, kaya pwede sa kanya yung ganon. Hindi masisira yung ugat niya. So, proceed naman po tayo sa pangalawa. Ayan, o kung mapapansin nyo, wala nang kahirap-hirap para siya ay balatan. This way, parang tinutulungan kasi natin siya na mas madali siyang makasibol. Kasi ay wala na po siyang coating na pagdadaanan. Tinanggal na natin. Pero the ordinary way, pwede rin naman po siyang itanim ng may ganyan. Mabubulok din naman po kasi iyan. At kumbaga parang bahagi ng life cycle ng buto ay yung siya ay mabubulok at magpuproduce siya ng another na plant. O, so ayan o, kung mapapansin nyo o, meron na po siyang pinaka ayan, itong bahaging ito, parang nagpo-form na po siya ng pagsibol. Although wala pa siyang ugat dito, pero kung mapapansin nyo, ayan, may ganyan na po siya. So ibig sabihin, mas mabilis lang sisibol itong ano, itong buto na to. Kumbaga nagpe-prepare na siya kasi nga nagwi-wilt na po or naalis na yung mga ano niya, nagre-ready na siya sa pagsibol. So itanim na po ulit natin tong isa. Ayan. Hindi naman kalaliman, basta lang po siya ay maitanim sa lupa. So ayan, second one, medyo maliit yung buto kaya hindi po masyadong na-deform yung ating cup. Then, eto na po yung pangatlo. Iba-iba po yung itsura ng pagkabuto niya. Merong makinis at meron naman itong isa masyado siyang, mamaya ipakita ko sa inyo. Masyado siyang magulo. Maraming bukol. Lasa natin. Medyo, ayan, ipakita ko sa inyo yung sinasabi ko sa inyo. Tingnan nyo yung itsura ng kanyang pagkabuto. Meron siyang maraming ganyan. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin yan. Ayan. Pero the same thing, meron na po siyang mga ano doon sa ibabaw na possibly nagre-ready na po siya sa pagsibol. So, ilagay na rin po natin siya dito sa pangatlo nating cup. Hindi ko lang po alam kung merong info about this. Hindi ko nakita pa sa research kung ito bang avocado seed ay edible or pwedeng kainin or gawing tea. Hindi ko pa po nakita. Pero as of now, concentrate po muna tayo dito sa pagtatanim ng ating avocado seed. Ayan. So, nakatanim na po sila lahat. At magwe-wait na lang po tayo ng imo-monitor natin to araw-araw. At bibigyan ko kayo ng update kung gaano katagal ba siya mag-sprout o kung gaano katagal siya sisibol o magdi-display ng sign of life, which is karaniwan ay dahon, maliit na dahon. Yung nasa ilalim, since hindi po naman transparent yung pinagtaniman natin, pati yung ating pating medium, ay hindi siya naman makikita sa baba. So, hindi natin makikita yung ugat unless mag-surface na po siya dito sa mga slitted part niya.
At ito lang, ito yung ating mamomonitor kung may sign of life na, kung may makikita tayong tumutubong maliliit na dahon. Pero yan, lahat po yan, idodocument ko or bibidyohan ko at ipapakita ko sa inyo. Okay, yan po yung ating topic for today. Okay, yan po yung ating topic for today, ang pagpapasibol ng avocado seed fresh from the fruit po yan. So, aabangan natin. At mayroon din po kayo aabangan sa mga videos ko. Sige po, promise, nandyan kayo sa susunod para makita nyo ang ating update about how to propagate avocado from the seed. Okay, sige po, yan lang po. Bye-bye. Thank you po.